sa aking mga palangga, mga kababayan. Andito na po ulit ako para magsalita. Kanina kasi ang hearing ng Ethics Committee tungkol sa akin. Sabi nila gusto nila akong marinig. Pero nakiusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. Hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face to face. Hindi ko maintindihan bakit pinipilit nila ako pumunta face to face. Na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta sa aking buhay. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. Hindi ko naman pwedeng ipagpalit yung pagkakamiss ko sa ating bayan sa buhay ko. Para malaman nyo ang buong katotohanan. January 11 pa lang nung nagsalita ako tungkol sa threat sa aking buhay dahil i-raid nila ako at tataniman ng ebidensya. Bakit ko nasabing threat sa aking buhay? Dahil pwede nilang gawin doon na sabihin nila nang laban ako, bumunot ako ng baril, pwede na nila akong patayin. Kaya nagpa-presscon kami noon ni Attorney Topacio. Alam kong may operation na laban sa akin. Hindi ko rin maintindihan bakit kinuha nila ang lisensya ng aking baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Spurious daw ang aking dokumento. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng spurious? Spurious means sadya mong pineke ang dokumento. Kung may nagkamali man sa dokumento ko, yung police clearance, hindi spurious yun. At na-correct na yun, hindi pa rin binalik ang lisensya na aking baril. Pinahirapan pa ako sa aking bodyguard. Tinanggalan nila ako dahil hindi daw naka-assign sa PSPG. Mamaya, balik tayo sa kwento ng mga bodyguard. Noong February 28, pumunta akong Amerika. Dahil kailangan ko magpa-stem cell, magpa-check up sa aking doktor. Ang balik ko dapat, ang travel authority ko was hanggang March 9. Pero ang dapat balik ko noon was March 8. Ang alis ko sa Amerika was March 7. Ngayon, bago pa ako umuwi, nangyari yung pamamaslang sa aming probinsya sa Negros Oriental. Agad-agad, binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, una ang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Naglagay na kagad sila ng suspect, naglagay na kagad sila ng mastermind, sabay pinahabol yung ebidensya na tumama doon sa gusto nilang maging mastermind at suspect. Di ba mali? Hindi dapat ganun. Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Hinihingi ko rin sana na tingnan lahat ng angulo. Ngayon, nagkatotoo nga yung sinabi ko. Raid nila sa bahay ko, may granada na, may mga baril pa. Sino naman tanga, di ba, na mag-iiwan ng kahit anong illegal doon na alam mo nang i-raid ka? Di ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Mga kababayan, mga palangga, kayo na mag-isip. Kahit sa mga bashers ko, sa tingin nyo, mag-iiwan ako ng illegal doon. Kung meron man akong illegal. Hindi, di ba? Alam mo nang i-raid ka, mag-iiwan ka pa. Ngayon, bakit ko sinabing tingnan lahat ng angulo? Dahil natural yun sa investigasyon. Dito sa nangyaring pamamaslang, diretso na kagad tinuro sa akin. Ang daming pwede tinala ang gulo. Nakwento ko na to nung isa kong video yata na dapat tingnan lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumipot ang mga gwardiya, mga pulis na naka-assign na kanya. At sa alam ko, ang dami ring army nagbabantay kay Digamo. Sa dinami-dami ng army, may detachment pa sa napag-alaman ko malapit na malapit sa bahay niya nung pangyayaring yun. Bakit walang rumispondi? Isa pa, narinig ko sa isang interview ng kapamilya niya na kaya daw walang mga bodyguard nung oras na yun dahil pinakain daw sa taas. Natin na, kung bodyguard ka, hindi mo dapat iniiwan. At kung kapamilya ka, bakit mo papaalisin lahat ng bodyguard para pakainin? Dapat salitan. Uulitin ko to nung sinabi ko rin sa isang video, nakita natin na yung pumasok, kilala. Kilala ng mga nandun, kahit nung gwardiya lang at nung aso. Nagwagayway pa yung buntot ng aso. E ngayon, ibibintang nyo sa akin. Tingnan natin yung angulo ng mga kakilala, kapamilya. Hindi pwedeng nakatuon lang sa isang tao. At pagkasyahin nyo dun or i-diin nyo dun ang lahat ng kaso at ipa-eksakto nyo yung mga ebidensya na nahagilap nyo or inimbento nyo. Huwag naman sana ganun. Ngayon, sa totoo lang, nakailang reach out na ako. Bago pa mangyari yung murder sa aming probinsya, nag-reach out na ako kay SILG. Pinadaan ko sa isa namin na common na kakilala. Hindi ko nalang babanggitin kung sino. Hindi lang isang kakilala, dalawa, tatlo yata ang kakilala ang kinausap. Walang nangyari. Bakit ako nag-reach out? Ang sa akin doon,
gusto ko lang sana na kung may galit man siya sa akin, peace na. Dahil wala naman akong ginawang dapat niyang ikagalit. Kahit narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko, still nag-reach out ako na peace na. Baka nagalit siya nung ipinagtanggol ko ang pinaresign ng mga pulis. Nagsabi lang naman ako ng aking feeling na hindi dapat paresignin yung mga nasa tungkuli na pulis. Dahil wala pa naman silang kasalanan. Yung may kasalanan, kasuhan. Parang ginawa na silang guilty kahit wala pang kaso at wala pang ebidensya. Ngayon, ang pinagtataka ko rin, bakit ako tinatarget bago pa man yung killing, sabay nadagdag pa yung killing sa negosyo yata. Ang ibang naririnig ko lang naman na anggulo is yung sa isabong. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabong, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan. Kung gusto nyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Hindi, wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Ito rin, kaya ako nagsalita ngayon dahil sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako, lalo na dun sa killing. Pero bago pa yung killing, may operation na. At may nagsabi din sa akin na may order din daw sa palasyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si President BBM mag-o-order na tirahin ako or i-operate ako para lang masolo ng ibang tao ang sabong. Hindi ganon si President BBM. Naawa nga ako, Presidente, ginamit pa yung pangalan niya sa mga taong gusto lang magnegosyo ng sabong. Mga bossing, huwag naman sana ganon. Mr. President, alam nyo, siguro narinig nyo na masyado akong prangka na tao. Hindi naman tayo gano'n na magkakilala. Mas kilala mo yung kapatid ko din. Nagkasama yata kayo sa Congress. Sa totoo lang, dalawang beses lang tayo nag-meet, Mr. President. Nung barangay captain pa ako through our Liga President at nung birthday ni Speaker Martin, nung nilapitan kita. Hindi man tayo magkakampi ng eleksyon, pero nagsalita ako sa Congress na kung sino man ang nanalo ng presidente, dapat pagtulungan ng lahat na magtrabaho para sa kapakanan ng ating bayan. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Sana lang mapuna nyo ang ibang mga tao dyan sa gobyerno na ginagamit ang inyong pangalan para sa kanilang pansariling kapakanan. Meron pang mga politiko sa amin na ginamit pa yung murder for political mileage. Grabe naman. Maawa naman kayo sa kapamilya nyo. Di ba? Namatay na nga yun si Gobernur Digamo, ginamit nyo pa for political mileage. Siguro napansin na rin ng iba dyan. Yung iba pa live-live pa. Oh. Yung isa dyan na nag-live, sabi mo may kwento ka tungkol sa anak ko na si Kurt. Sa totoo lang, may recording kami ng kwentuhan nyo ni Kurt. Pwede namin ilabas kung gusto nyo. Meron akong tanong. Paano natin makukuha ang totoong hustisya dito? Pareho lang kami ng pamilya Digamo na biktima dito. Biktima sila Digamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Sobrang kawawa na ako. Ginamit nyo pa ako para sa negosyo. Ginagamit nyo pa ako for political mileage. Huwag naman sana. Yung mga nagbabalak dyan, tumakbo, senador, anumang gusto nyo, tumakbo lang kayo. Huwag kayo manira at gumamit ng ibang tao para sa inyong pansariling kapakanan. Sigurado ako ayaw ni Presidente BBM yan. Again, nananawagan ako sa ating mahal na Presidente, Mr. President, sobra na yung ginagawa ng ibang tao sa gobyerno sa akin. Masyado na nila akong dinidiin, kinakawawa at inaapi. Balikan natin ang sa Congress. Ayoko sana ito sabihin eh. Miyembro ako ng House of Representatives. Ilang araw lang ba ako nag-absent? Biglang i-question sa Ethics Committee. Ganito na lang para patas ang lahat. Bakit hindi natin ilabas ang record ng attendance ng buong 19th, 17th, 18th at 19th Congress? Para makita nyo, bakit sinama ko yung ibang Congress? Because during the 18th Congress, I was a Deputy Speaker. Alam nyo ba, kahit nung kasagsagan ng pandemic, pumapasok ako physically. Minsan, hindi ko man duty sa pagka-deputy speaker dahil malapit ang yung bahay ko, nagju-duty ako para lang makatulong. Dahil minsan kulang ng umuupong deputy speaker, naghahanap ng umupo. So kahit hindi ko duty, minsan umuupo ako dun. Umupo-upo sa taas
dahil lang sa aking pagmamahal sa ating bayan at sa ating kongreso at sa ating mga mamamayan. Alam nyo, mga kasamaan ko sa kongres, kilala nyo ako, alam nyo kung gaano ako katotoong tao, alam nyo kung paano ako magtrabaho, alam nyo rin kung sino ang pumapasok dyan, sino ang nag-a-absent. Tatanong ko sa Committee on Ethics, bakit si Congressman Arnie Tevez lang ang inyong kine-question ang attendance? Ang video na ito ay walang intensyon para manakit ng tao. At ang video na ito ay sariling opinion lamang na galing sa amin. Kung may mga hindi totoo o hindi maganda kaming sinasabi, ay pagpasensyahan nyo na. Dahil sa survey lang namin ito, nakukuha. Huwag magagalit. Paalala lang po ang mga thumbnail na ating ginagamit sa ating mga YouTube channel at ating mga upload ay ginagawa lang natin para makuha natin ang inyong atensyon at may tama ang mga mali na ginagawa sa social media. Kung may hindi man maganda kaming thumbnail na ginagawa na para sa inyo ay hindi maganda, panoorin nyo na lang ang buong video para maliwanagan kayo kung totoo nga ba ang nasa thumbnail o hindi. Disclaimer lang po, ang lahat ay opinion lamang. Maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated mo kayo sa mga showbiz issue na galing sa akin. Maraming salamat. Paalam.